Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back na naman po dito sa channel natin. So kung mapapansin nyo ngayon dyan sa harapan, yan po in-install ko na. Kasi yan po ang part 2 na gagawin natin. Kaya ang topic po natin na gagawin ay saan mas maganda mag-main breaker, sa RCBO, RCCB o sa MCB. Ito po yung RCBO na sinasabi nilang residual current breaker with overload current protection. Ito naman po yung MCB, miniature circuit breaker. At ito naman po ang RCCB na residual current circuit breaker. At itong CB naman ang surface type o screw type na circuit breaker. Sa apat po na breaker na makikita nyo dito, may isang breaker po na hindi mo pwedeng gawing main breaker. So, gusto kong ipakita sa inyo kung bakit hindi po siya maging main breaker. So, isipin nyo dyan sa apat na hindi po pwedeng maging main breaker. Pero ang gusto ko, ipakita ko na lang sa whiteboard natin kung bakit na hindi siya maging main breaker. So, ito po yung whiteboard natin. So, gusto ko na lang mag-block diagram na tayo. Block diagram. Sabihin natin, ito po, RCCB. Tapos dito sa kabila, yung RCBO. At ito yung MCB. Ang RCB po, ang hindi pwedeng maging main breaker. So, tingnan natin bakit hindi niya pwedeng mag-main breaker po ito. So, ipagpalagay natin, ang circuit breaker na RCB ay meron siyang 30 ampere. Tapos, itong RCBO natin, so, ito, example lang natin. Ipagpalagay lang natin. Tapos, ito, 20 ampere. Tapos, yung MCB natin, 20 ampere din. Tapos, dito sa taas, sa min wire po, dito sa service entrance. Pag 30 ampere po ang main breaker mo dito, dapat number 10 po ang gagamitin mo na wire. Number 10 AWG o kaya yung 5.5 mm². So, ngayon po ang gagawin po natin, ipagpalagay natin na itong 20 na RCBO may load na 15 ampere. Tapos itong MCB rin may load na 15 ampere. So, yung wire na patungo dito at dito sa kabila, kung 15 ampere po dito at saka 15 ampere dito, pagdating po dito sa load side, 30 ampere po ang mangyari ngayon dyan. 30 ampere. Tapos kung 30 ampere dito, 30 ampere din sa line side. So, ano bang mangyari ngayon? The 30 ampere ang pumasok at dito 30 ampere rin sa line side natin. So ang mangyayari ngayon dyan, hindi po magtitrip ang RCCB. Kasi ang RCCB, wala po siyang overload protection. Asaka yung short circuit protection. Ang mangyayari ngayon, yung main line mo sa service entrance, hindi niya yun madetect kasi wala siyang overload protection. Kasi ang RCCB ay meron lang na ground fault protection sa earth leakage currents at saka sa unbalanced load. Kaya, hindi mo siya pwedeng gawing main breaker kasi hindi niya ma-detect. So, ang mangyayari ngayon dyan, pag umabot dito sa 30 dito, mag-heating po dito ang main wire mo sa service entrance. Pero, kung gagamitin mo yung RCBO o kaya MCB, yun ang maganda kasi ang RCBO at saka MCB, meron po silang protection sa overload current. So pag kapag ito ang magiging MCB o kaya RCBO, trip kaagad kasi may overload protection sila. Kaya yung MCB natin, hindi yon yung RCCB, hindi po pwedeng maging main breaker. So sa madaling salita po, tatlo lang ang pwede mong maging main breaker na gagamitin mo. Itong RCBO, MCB, at saka itong circuit breaker na surface type. Pero alam po natin na ang circuit breaker na ganito, magkaiba po ito kasi may sariling design po ang
circuit breaker na surface type. Kasi itong tatlo, kailangan mong gumamit ng din drill. Ito po ang tawag, itong makikita mo dito. Din drill po ang tawag dito. Lahat po sila kailangan gumamit ang mga RCB, MCB, RCCB para malagay mo po at badikit doon sa distribution box. Pero yung RC, yung circuit breaker, iba po ito sa wall lang dahil screw type ang mga gamit. Pero sinali ko na lang nito sa demo natin para in case na gusto nyong gamitin, pwede nyo pa rin magamit. At saka pwede rin yung gamitin na main breaker kung gusto mo kasi mayroon siyang overload at saka short circuit. So ang gagawin po natin ngayon, magdi-demo na naman po tayo sa demonstration dito na makikita natin. Kung makikita nyo ngayon dito, inumpisahan ko, RCBO po ang una nating gagawin. Ngayon, ang RCBO kasi mayroon siyang ground fault protection, unbalanced load, at saka short circuit o overload current. So ngayon, i-demo natin kung lahat ba, makokontrol ba niya doon sa ground fault, mga overload protection, at saka sa unbalanced load. So, ang una natin gagawin ngayon, i-switch on natin itong min natin. Tapos, lalagyan na lang natin ito ng bawat indicator sa light. So, dito muna tayo sa MCB. Sabihin natin, ito ang min breaker natin. Ito naman ang MCB. Ito po ang MCB. Ipagpalagay natin, ito lahat po ang distribution mo. Sa living room, dining room, at saka sa master bedroom o sa lahat ng kwarto. Ito po ang distribution mo sa outlet, MCB. So, ito po yun. So, isa lang ang nilagay natin for demo purpose. Sa RCCB naman, ito rin ang ginagamit na distribution mo sa outlet, yung tinatawag natin doon. Kasi, maganda siya sa ground fault. So, doon siya sa wet area, sa kitchen. So, gusto mo maglagay ng outlet doon sa bathroom. At saka, gusto mo bang maglagay rin sa outlet sa labas sa bahay mo? Pwede rin kasi maganda pong protection sa ground fault. At ito namang CB natin, naka-indicate po siya sa lighting, kaya may bulb po makikita nyo dito. Lahat ng ilaw, distribution mo, dito mo pinadaan sa circuit breaker natin. Ito po, isa lang nilagay natin for demo purpose. So, lahat po sila, naka-branch po lahat dito sa RCBO. So, dito tayo mag-umpisa sa RCBO na gagawin natin na main breaker. So, gusto ko na lang ipakita, lagyan natin ang indicator itong outlet natin sa MCB para makita natin. So, i-switch on natin. So, ito yung sa MCB sa outlet distribution. Saka ang ginamit natin, hindi inaprong kasi mostly sa bahay ang ginagamit kasi ito lang normal na outlet. So, ganito ang ginagamit na rin natin. Dito naman sa RCCB kasi ground fault, so meron siyang ground protection itong from. So, gusto ko na rin ilagay ang indicator para makita natin. So, switch on natin kasi magkaiba na sila. May sarili silang mga brands. So, ayan. Tapos, ito ang distribution natin sa ilaw. Yun natin. Tapos, nilagyan ko siya ng switch. Kasi para sa makita na rin sa ilaw naman ito. So, ayan po. Ngayon ang mangyayari. So, dito tayo magpumpisa. Kasi ang sabi doon sa RCBO, can protect ground fault. So, dito tayo mag-umpisa sa circuit breaker na surface type. Ang surface type na circuit breaker ay wala po siyang ground protection. So, ang gusto kong gawin, subukan nating i-ground ang circuit breaker na surface type kung pwede na ba siyang maprotahan sa RCBO. May butas po dito sa ground na from type dito sa RCCB, gusto ko ilagay itong wire na jumper. So, gusto ko dito ko isaksak. Yan. Tapos, gusto kong ipagpalagay natin na may dumikit na ground sa ilaw natin. So, ano bang mangyayari ngayon? So, gusto nating itas. Dito tayo sa line 1. So, kung makikita nyo, nag-shutdown po lahat ang branch natin. Kasi dito siya nakabase ngayon. Kasi may protection po siya. So, ibig sabihin doon, totoo na ang RCBO pwede niyang bantayan yung mga brands ngayon. Kasi alam naman natin itong surface type, wala po siyang protection sa ground fault. Pero, napoprotektahan siya dito. At nakikita mo na rin na ang circuit breaker, hindi po siya nag-trip.
naka-on pa rin. Pero dito siya sa min, nag-trip o nag-shut off lang. Kaya tama yung hinala natin na pwede niyang protektahan ang branch kahit hindi na ground fault protection. So i-switch on natin muli. So umila po sila lahat. So dito tayo sa RCCB. Sa RCCB, alam po natin na mayroon po siyang ground fault protection. Pero gusto na rin natin subukan kung ano ba mangyayari. Kung dadaan pa siya dito o dito lang siya. So ganun pa rin, ilalagay natin yung ground wire dito. Tapos isaksak natin sa live. Ano bang mangyayari? So, tingnan mo, nag-shut off dito sa RCCB, nag-shut off rin dito sa min. So, ganun po, kasensitibo po ang isang RCBO na protektahan niya. Ngayon po, shutdown na naman po ang lahat ng bahay mo ngayon kasi lahat na-shut off naman yung min. So, yung outlet natin sa NCB, shut off. Yung lighting natin, shut off rin. Ito, RCCB natin. Akala ko, dito lang mag-shut off. Pero dahil sensitibo pa rin ang RCBO, makikita mo naman, naka-shut off rin. So, muli natin i-switch on. So, makikita mo dito, hindi umilaw itong outlet indicator kasi nag-shut off rin ang RCBO. So, naka-protecta rin siya. Kaya lang, dumaloy dito yung protection. So, double protection na. So, iyon natin to. So, okay. Bumalik po siya. So, dito na naman po tayo sa MCB. Ang MCB, wala rin ground fault protection. Pero gusto na rin nating subukan. So, dito na naman po yung wire. Ilagay natin dito. Tapos, isaksak natin dito sa live na linya. Oh, shut off pa rin. So, ibig sabihin doon, naproprotektahan po sa RCBO po ang lahat ng brands natin dahil ito po ngayon ang main breaker natin. So, i-switch on natin muli. So, okay po sila lahat. So, ito po ngayon ang maganda na naman nating subukan. So, ang sabi doon, dahil isa na siyang main sa main brands na breaker, so ibig sabihin doon, protektado niya lahat na hindi ka basta mag-grounded kasi yung RCBO kasi ang ginagamit natin. So, gusto ko na namang subukan muli. So, ito po ang mahiwaga kong papel. Don't try this at home. So, ito po, may gagawin na naman po tayo. Dati po, gumagamit po tayo nito. Ito po, alambre. So, may bago po akong nadiskitahan ngayon kasi mas viral po 'yun. So ito po ang gusto kong gamitin. Kung dati alambre ang ginagamit natin, ito po mas reality. Kung sara po ang gagamitin natin. Kasi nag-viral po ito sa nakita ko sa YouTube. May bata pong nadisgrasya, gumamit po siya ng teaspoon na ganito na klase. So i-try po natin ngayon dito ngayon na kasi RCBO naman tayo. Ito, dito tayo mag-umpisa sa MCB. Ang MCB po, wala pong ground fault protection. Pero dahil sa RCBO po ang gamit natin, may ground protection sa earth leakage current. So, medyo confident tayong gagawin na naman. So, ito po ang gusto kong gawin. Sabihin na naman natin, nakalimutan mo yung anak, may naghumawak ng ganitong kusara. Tapos, isasaksak nga po doon sa outlet sa bahay. Ano bang mangyayari ngayon? So, gusto kong subukan. Tapos, ang ginamit natin na outlet, walang prong. So, ibig sabihin, dalawa lang, line 1 at line 2. Pero, ang ginamit natin, RCBO. So, ano bang mangyayari doon? So, ang gagawin ko, gusto ko isaksak yung kutsara dito sa butas sa line 1 at line 2 natin. So, yan. So, ganun pa rin, hindi tayo basta nakukurinti. Yan. So, tanggalin natin. So, wala. So, sa kabila naman tayo, gusto natin subukan. So, wala pa rin. Pero, gusto ko na lang ipakita na baka sabihin ng iba, baka hindi yung nag-contact, sir. So, gagamit tayo ng jumper ngayon. Ito po ang wire jumper natin. So, gusto kong isaksak sa ground dito.
Tapos dumikit yung wire dito sa kutsara. Ano bang mangyayari? So gusto natin itas sa kutsara. So shut down po lahat. Kasi yung main breaker natin may protection doon sa ground fault protection. Kaya lang ito po. Shut down po lahat ang brand circuit mo sa bahay. So may posibilidad na brand out ka talaga kasi dito niya napoprotektahan niya lahat kasi. Kaya brand out ka. So i-switch on natin muli. So ngayon dito tayo sa kabila. Dito na naman po tayo sa RCCB. Ang RCCB mayroon siyang protection sa ground fault or earth leakage current. So gusto ko na rin subukan. So isaksak natin dito. So yan. Hindi tayo basta na kurente. Tapos dito sa kabila. So yan. Wala. Oka pa rin. So subukan na naman natin i-ground na naman po ito. So dito sa ground. Tapos nakadikit ang wire sa kutsara. Tingnan natin. Alam naman natin na ito na may protection sa ground. So titingnan natin kung dadaan ba siya dito sa RCBO. Pero may protection po ang RCCB. Subukan natin. So kung titingnan mo, yung dalawa talaga ang nagsabay. So ganun po talaga ka sensitibo ang RCCB at saka RCBO. So i-switch on natin muli dahil nag-shut off po siya. So makikita naman sa RCCB na shut off rin po siya. So i-on natin muli. So ayan, kunin natin yung kutsara. So okay, hindi po tayo basta nakukurente. Ngayon sa lighting tayo. Sa lighting naman, wala namang outlet. So itutusok na lang natin, isaksak na lang natin dito sa circuit breaker natin na surface type. Kung okay lang bang sa in case na may maglalarong bata doon sa wiring natin. So dito ko muna mag-umpisa. So wala. So dito sa kabila, so wala pa rin. So ibig sabihin doon, totoo na kaya tayong protektahan sa RCBO. So, ngayon po, gusto ko na rin ipakita dito sa RCCB na yung sinasabi ko na wala po talaga siyang protection sa short circuit. So, subukan natin. Kasi alam naman natin, ang main natin dito may protection sa RCBO, yung overload o short circuit. Kaya gusto ko na rin ipakita. Kasi naka-branch naman ito. Maganda ito makikita natin kung anong bang mangyayari. So, gusto kong i-off muna ang RCCB. So, dito lang ang nag-shut off. Kasi yung breaker naman dito lang ang in-off natin. So, yung iba, functional. Yung sa distribution sa ilaw. At saka distribution rin sa outlet. So, mayroon na naman tayong plug na naman ginawa nito. Ito naman po, naka-jumper po ito. So, gusto kong isaksak dito po sa RCCB, kasi gusto ko na rin ipakita sa iba na wala po talaga itong protection sa overload at saka sa short circuit. So, gusto kong ilagay. So, naka-on po lahat except lang sa RCCB. So, tingnan natin kung ano bang mangyayari. Dahil wala po itong protection sa short circuit. Kung meron man siya, dapat siya lang ang mag-trip. Pero pag dito siya na-trip, so wala po talaga siyang protection sa overload at saka sa short circuit. So gusto natin i-switch on ang RCCB. Ano bang mangyayari ngayon? So 1, 2, 3. So dito po, dito pa lang makikita mo po naka-switch on ang RCCB. So ibig sabihin dun, wala siyang pakialam. Basta nag-on lang siya. Pero dito sa min natin na sa main breaker natin sa RCBO, talagang nag-shut off po siya. So, ibig sabihin doon, mayroon talaga siyang overload protection at saka sa short circuit. So, ang gusto kong gawin, tatanggalin natin muli ang jumper natin na plug. Tapos, i-on natin muli. So, okay po ang RCBO. Tapos, tingnan mo ang RCCB. Naka-on pa rin. So, hindi po siya nag-shut off talaga. Wala siyang pakialam doon. Mabuti na lang mayroon ditong RCBO. So gusto ko na rin subukan dito sa MCB. Shut off muna natin MCB. Itong MCB mayroon tong protection sa overload at saka sa short circuit.
Short circuit. So, pero gusto ko na lang rin subukan kung gaano po siya ka-effective. So ilalagay natin dito sa outlet kung may short circuit na mangyayari. So tingnan natin. Count tayo ng 1, 2, 3. So ganun kaganda. Dalawa po silang nag-shut off. Hindi lang dito nag-shut off, hasta rin dito sa RCBO, nag-shut off rin. So, ibig sabihin, sabay silang dalawa. So, tanggalin muna natin to. Tapos, switch on natin muli ang RCBO. So, ito, for demo purpose lang po. Kasi, baka pareha lang kasi ang amperahe nila. For demo purpose na to natin. Pero sa totoong actual ito, matataas po ang load sa main natin. So, switch on natin ang MCB natin. So, okay po ang MCB natin. Ang RCBO, meron po siyang unbalanced load. So, gusto ko na rin ipakita kung anong epekto doon sa unbalanced load. So, dito tayo sa circuit breaker na surface mag-umpisa sa unbalanced load. So, meron tayong light. So, gusto ko i-unbalanced load. Para makita na rin natin kung ano bang mangyari doon sa unbalanced load. So, itong CB, wala pong unbalanced load. Pero, subukan na lang natin. Ano bang mangyayari pag nag-unbalanced load tayo? Dito tayo sa kabila, sa itong line 2. So, walang unbalanced load. Makita naman, hindi naman nag-trip yung surface type na circuit breaker. So, walang unbalanced load. So, dito tayo mag-unbalanced load. So, ngayon, para man-balanced load, idadaan natin yung supply dito at saka dito sa MCB. Magkalapit kasi ang outlet. So, gusto na lang natin mag-unbalanced load. Dito ba magtitrip? O dito rin ba magtitrip? Kasi may unbalanced load dito sa min at saka may unbalanced load dito sa RCCB. So, ang gagawin ko para man-balance siya, dito ko sa kabila ilalagay. Kasi kung dito ko ilagay, walang unbalanced load. So, gusto ko na lang ipakita. So, dito natin ilagay. So, ayan, walang unbalanced load. So, gusto ko dito ko ipadaan para mag-unbalanced load yun. So, dito natin ilalagay yung isa. Yan. Tapos yung isang wire, dito ko idaan. Ano bang mangyari? Oh, yan po. So, nakikita nyo po, nagtitrip po ngayon ang RCCB. Kasi nang-unbalance tayo, dito natin sa kabila kinuha yung supply. So, sa madaling salita po, hindi ka pwedeng, dapat dito mo po talaga ipadaan yung RCCB. Huwag kang magkuha ng ibang linya. Kasi, nagtitrip po siya kung dito natin pinadaan yung isang linya. Kung makikita nyo naman, ito, nag-shut off po yung indicator light natin. So, mayroon siyang unbalanced load. So, at least mabuti, hindi nag-trip yung min natin dito kasi mayroon din itong unbalanced. So, ibig sabihin doon, dito lang talaga mag-unbalanced sa branch lang kung mayroon. Kasi hindi naman dito nag-trip. So, dito lang. So, switch on natin muli. So, okay po siya. Dito tayo sa MCB. Patunayan na lang natin sa MCB na wala, pero ito, wala itong unbalanced load. Gusto lang natin subukan. So, dito tayo kukuha. At saka, dito. Dito. So, ayan, makikita naman umilaw. So, wala siyang unbalanced load. Pero kung ito ang i-unbalanced load natin, alam naman natin, ito ang min. So, may possible na lahat po mag-shut off. So, gusto ko na rin ipakita dito. Tapos dito, unbalanced load. So, shut off po lahat. So, napoprotektahan po yung unbalanced lahat in case na mag-unbalanced po ang main breaker natin. So, switch on natin muli. So, okay po sila lahat ang branch natin. So, gusto ko na ngayon i-transfer po dito ang MCB para makita naman natin ang kaibahan. Ito na po ngayon ang main breaker natin, MCB. So, dito na po ngayon ang distribution natin sa RCBO. Naka-branch na po siya ngayon. So, ganun pa rin yung RCCB at saka sa CB na circuit breaker. So, dito na naman po tayo. Gusto ko munang i-switch itong main circuit breaker natin. Yeah, MCB. Tapos itong RCBO. So, yan. Umila po indicating. Saka RCCB. So, yan. Tapos yung light natin sa distribution dito. So, okay po ngayon. So, ito. Subukan na naman natin dito sa MCB. Ang MCB po, wala po siyang ground fault protection. So, gusto kong subukang i-ground dito. So, nasaan yung jumper natin?
So, ito yung jumper. So, ilalagay natin yung ground dito. Kasi may ground po dito sa butas na ilagay natin. So, dito natin ilagay. Tapos, subukan natin ang ilaw dito sa circuit breaker na surface type. Kung mayroon bang ground protection. So, hindi po nag-trip. So, may spark lang sa kabila. So, ganun pa rin. Wala rin. Dito spark lang. So, makikita, wala talaga. So, dito tayo sa RCCB. Ang RCCB, asa ka itong RCBO, meron. So, subukan natin. So, ang may natin na MCB, sabihin natin ito may nag-ground fault interrupting po nangyari dito. So, gusto natin subukan. So, dito yung, ilagay natin yung ground, tapos, ilalagay natin sa live natin. Ano ba mangyari? So, ito ngayon ang kaibahan. Dati, shut off po lahat sa bahay. Pero ngayon, yung sa kitchen area lang ang nag-trip. Kasi ang MCB natin, wala ko siyang protection doon. Ang MCB natin can protect lang sa overload at saka short circuit. Tapos itong RCB natin, ipagpalagay natin na may na-detect po siyang ground fault. Ito lang ang nag-trip ngayon. Hindi kasali ang lighting at hindi kasali ang kabilang outlet dito sa RCBO. So makikita niyo po ang advantage at disadvantage sa RCBO ngayon sa M at saka sa MCB. So dito lang ang nagtitrip. So ibig sabihin kung may ginagawa ka sa kwarto mo, sa kwan mo, sa mga project o ano, may tumitingin sa mga TV o ano, hindi o kayo nadadamay yung brands doon. Ito lang RCCB kung in case na may mag-grounded doon sa kitchen. Sa kitchen area, ipagpalagay natin ito, doon nakalagay itong brands. At saka mayroong ground fault na nangyari doon. So, dito lang ang nagtitrip, ang nagsha-shut off. So, ibalik natin. So, okay po ang RCCB natin sa ground fault. Tapos yung iba, indicating pa rin. So, dito tayo ngayon sa RCBO na naman. Dito sa RCBO, pwede mong gamitin rin ito sa mga outlet mo sa bahay, doon sa living room, dining room, master bedroom. So, depende po sa inyo kung saan nyo gusto. Pero mas maganda ito sa wet area o sa labas na outlet sa bahay nyo. Ito maganda. Pero pwede rin sa loob kung gusto mong gamitin. So, dito naman sa outlet natin na standard lang na walang ground protection, subukan natin. So, ilalagay ko na lang dito kasi may ground. May prong dito sa ground, dito natin ilagay. Tapos gusto kong itesting ngayon kung ano bang mangyari ngayon. Pero ito, may protection sa ground fault. So, bukan natin. So, ganun pa rin. Yung RCBO lang ang nagtitrip. Hindi po nakasali yung ibang brands natin. So, kung sa bahay po ito, hindi kayo brand out kasi energized yung lighting. Naka-energize yung may nagluluto ba doon sa kitchen mo, okay lang. Tapos, ang nag-shut off lang dito, doon sa living room, dining room, kasi doon ang ipagpalagay natin na supply. So, switch on natin muli. So, yan po, okay lang po ang RCBO natin ngayon. Saka, doon na naman po tayo sa unbalanced load. Pero itong RCB na MCB natin, wala po itong unbalanced load. Pero dahil naka-brands po ito, subukan na lang natin. So, para makita natin yung kaibahan. So, sa unbalanced load, dito tayo mag-umpisa. So, wala. Kasi wala naman talagang unbalanced load ang circuit breaker na surface type. At saka itong MCB natin na min. Sa main breaker. Dito tayo sa RCCB. So, ano bang mangyayari ngayon pag may unbalanced load ito? So, dito na lang natin ilagay. Kung unbalanced. So, dito lang ang magsha-shut off. Buo pa rin ang lighting at functional pa rin yung sa living room, dining room na update natin. So, switch on natin. So, okay. Dito na naman po tayo sa outlet natin sa living room at dining room. Sabihin natin, nag-unbalanced load doon. Ano mangyari? So, dito lang ang magsha-shut off. Buo rin ang lighting at saka outlet natin doon sa kitchenware. So, switch on natin uli. So,
Okay po. Yan po ang advantage ngayon kung makikita nyo ang kaibahan doon sa RCBO at saka sa MCB natin. So, yung sinabi natin, katulad nito ngayon, gusto natin may batang naglalaro naman doon sa outlet sa RCBO, sa RCCB. Walang problema doon kasi mayroon naman silang drone protection naman talaga. So, kahit isaksak natin ito, yan, tapos sa kabila, ito wala, dito rin, wala. So, okay lang po gamitin po ang ganito na pag-design natin na MCB and main breaker natin. Ngayon po, sa short circuit na naman natin, subukan natin sa short circuit kasi MCB naman dito ngayon. So, ito, kaya pong mag-protect ito. Pero gusto na lang natin subukan na rin sa short circuit. Itong sa circuit breaker natin, ito, mayroon naman talaga ang surface type na protection, itong MCB. So, dito na lang sa dalawa natin subukan, sa short circuit. Ano bang mangyayari doon? Kung lahat ba ng brands ang madadamay ngayon? So, dito tayo mag-umpisa sa RCCB. So, alam naman natin yung RCCB, wala po siyang protection sa short circuit. So, gusto ko na rin subukan. So, dito natin ilagay. Yan. Tapos, naka-activate yung RCBO at saka yung lighting natin na branch. So, ito naka-on yung main circuit breaker natin. Tapos, naka-off pa ang RCCB. So, i-switch on natin ito ngayon kung ano bang mangyayari. Kung titrip pa rin ba ito o dito siya sa main breaker. So, counting tayo. 1, 2, 3. So, ayan, ganun pa rin. Naka-on pa rin yung RCCB. Tapos, dito siya nag-shut off sa main natin kasi may overload protection at saka sa short circuit. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong plug na short natin, jumper. Tapos, i-on natin muli. So, ibig sabihin doon, okay pa rin. Saka, ito, nakikita naman, hindi nag-shut off talaga. So, dito na naman natin subukan sa RCBO. Pero alam natin, ang RCBO, mayroon na rin siyang protection. Pero gusto na rin natin subukan. So, shut off natin. So, lalagyan na naman natin ang jumper. So, para makita po. Ngayon, i-switch on natin kung saan ba ito magti-trip. So, 1, 2, 3. So, mas accurate pa rin dito sa MCB. Kasi sabay pong dalawang nag-o-off po silang dalawa. Saka damay na rin yung branch natin kasi yung main talaga ang nag-shut off. Pero ito po, dahil for demo purpose naman itong ginagawa natin, hindi yung possible na magsabay po itong dalawa kasi medyo may kataasan po ito sa final. Yung sa main breaker na talaga. Pero ito, for demo purposes, magkapareha kasi ang amperahe. Kaya sabay silang mag-trip. So, ito, for demo lang natin. So, switch on natin muli. Tanggalin muna natin ito. So, switch on natin itong main natin sa circuit breaker. So, umilaw po siya. Ito, nag-shut off na. So, ibalik natin. So, okay po lahat. Functional po ang mga protection device natin na MCB, RCBO, at saka sa RCCB. Wala lang protection sa overload, at saka sa short circuit. It's ending time na naman. Kaya mag-shout out naman po tayo dito sa mga kaludi at sa mga subscriber natin. So, umpisahan po natin mag-shout out. So, i-shout out natin si Sir Edgar Kiyatson. Magandang araw po dyan sa inyo, Sir Edgar. Saka shoutout din natin si Sir G. Bilaril. Magandang araw po dyan sa inyo. Saka shoutout din natin si Toots Basa from Baguio City. Sir, magandang araw dyan sa Baguio City. Saka shoutout din natin si Sir Roberto Isog. Magandang araw po dyan sa inyo, Sir Roberto. Saka shoutout din natin si Sir Joseph Lait Aban. Pa-shoutout sir sa akong pinalanggang asawa sa Consolacion Cebu. Sir Joseph Lait Aban, Sir Amping kanunay din na sir. Saka shoutout din natin si Sir Leo Awag from Estrada Street, Digos City. Sir, mayong adlaw nimo din na sa Digos City si Sir Leo Awag. Saka shoutout din natin si Sir Jojo Paratot. Magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Motobike 501. Magandang araw po sa inyo.
Saka shout out din natin si Sir Sniper 29. Magandang araw po sa inyo. Saka shout out din natin si Sir Christian Gura from Santo Tomas, Batangas. Magandang araw po diyan sa Santo Tomas, Batangas. Si Sir Christian Gura. Saka shout out din natin si Sir Wilford Sia. Magandang araw po sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Pinoy Academy 2. Pa-shout out po sa taga Inson Boys kay Don Junior, Juhids at si Rappy Boy. Sir, magandang araw po diyan sa inyong lahat. At saka si Pinoy Academy 2. Saka ito pa, shout out natin si Sir Patrocinio Balasbas. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Ronald Dingkong, Master Electrician from Naga, Cebu. Sir, mayong adlaw ni mo din sa Cebu. O amping sir, kay electrician na baga. Medyo delikado dyan ang electrician din na. So, si Ronald Dingkong, mayong adlaw din mo din sir. Saka, shoutout din natin si Sir Rixil Kabalan. Magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Louis Abayon from Basilan Province. Sir, magandang araw po sa inyo dyan sa Basilan Province. Saka ito pa, shoutout natin si Sir si Kitin Lover from Pampanga. Magandang araw po dyan sa Pampanga. Ito po si Kitin Lover. So ito pa, marami pa. Shoutout natin si Sir Artemio Navares from Karkar, Cebu. Sir, mayong adlaw ni mo din na sa Karkar, Cebu. Si Sir Artemio Navares. Ito pa, shoutout natin si Sir Jose Pirin from SDM Bulacan, Origin Surigao and Bohol, Proud Bisdak. Oy sir, daghan natang bisdak sir. Samot na ni si Badiproy, bisdak po. Mayong adlaw ni mo din na sir, si Sir Jose Perin. Ito, shoutout na natin si Sir Romeo Disigny from Nuba, Quezon City. Sir, magandang araw po dyan sa inyo, dyan sa Quezon City, Nuba. Shoutout din natin si Sir Romil Pialago from Zamboanga del Norte. Sir, mayong adlaw ni mo din na sa Zamboanga del Norte. Ito pa, shoutout natin si Sir Francisco Miano Jr. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Marshall Sarsila. Pa-shoutout naman sa Sarsila family, Ludi Kanamin. Ay sir, daghang salamat. Maraming salamat sir po sa pag-ludi niyo po sa akin. Maraming salamat. Si Sir Marshall Sarsila, magandang araw po sa inyo. Saka ito, the last but not the least, si Sir Jigs Nuibas. Magandang araw po sa inyo. Ayan po, tatapos na rin natin ang shoutout natin. Saka huwag nyo na rin kalimutan pong mag-like at mag-share dito po sa channel natin. At huwag nyo na rin kalimutan pong mag-subscribe po para maka-update po kayo palagi sa channel natin. At saka maraming maraming salamat po sa palagi po nyong pagsubaybay at panonood po dito sa channel natin. Hanggang sa muli na naman po.